Alright you guys, tara! Let's roll na tayo! Papunta na tayo, pauwi na tayo ng Trappers 516 miles mula dito sa Mankato, Minnesota, all the way to Trappers, Winnipeg, Manitoba, NT 25027 PH. Sign by the X. Hi. Good morning. Here you go. I don't know which one is yours there. This one works. Thank okay, you. That one is work. Yeah. Alright guys, good morning. At ang current location natin is nandito tayo sa Mankato, Minnesota, Walmart warehouse, kung saan may tanyo naman puro Walmart trailer yung nandyan yun. At mag aatras tayo dito sa loading dock na ibinigay sa atin. Gusto kong i-share sa inyo, ipakita sa inyo yung load ko from Winnipeg, Manitoba all the way dito, isampung paleta lang. At pagkatapos kung mag-unloadan dito, babalik ako ng Canada ng empty. Kumbaga, lagay ko lang muna yung seal dyan. Kumbaga guys, medyo wini-wish din ng owner operator yung mga ganitong sitwasyon paminsan-minsan, kasi alam nyo naman kapag owner operator tayo, siyempre yung sa gasolina ang inaano natin, at gusto rin natin kahit papaano makatipid sa gasolina. So kung hangga't maaari sana is ang ating load is paano lang, magaan lang para sa ganon, habang nag-travel tayo hindi masyadong maaksay sa gasolina, hindi masyadong mataas ang RPM. Ayan, kumbaga maswerte ako ngayon dahil ganito yung sitwasyon ng load ko. Ayan, gusto kong ipakita sa inyo mula Winnipeg, Manitoba hanggang dito, 10 paleta lang. Hindi natin papasukin doon kasi baka mamaya ayaw nila dito, kasi baka mamaya magkaroon pa ng ano yan eh. At atras tayo doon sa dock 213. Andito na ako kagabi eh, kaso hindi sila nagtatanggap ng early, kaya natulog muna ako sa truck stop, tapos bumalik ako dito ngayon. Ayan. Ay, siya nga pala, shout out sa inyong lahat ha, yung mga nagpapa-shout out. Maraming salamat no sa inyong walang sawang panonood sa video vlog natin, at shout out sa inyong lahat. Hindi ko maisa-isa kasi masyadong marami, masyado rin busy yung schedule, kaya hindi ako nakakapag-shout out isa-isa. Pero darating ang panahon guys, ililista ko lahat 'yon, mga nagpapa-shout out sa akin, at tsaka ko sila i-shout out. Alright, tara. Atras tayo sa sabi rito. Door 1-3. Okay. Alright. Door 13. Dito sa gitna. Dito. Ayun.
Pagkatapos, i-disconnect natin ang red line. Order safety procedure. Line up natin dyan sa linya. Alright. So by atras. Sa kabila, ayos. Pabayin muna natin. Okay, ito, dolly down, choke tires, pull red line. Alright. Chok muna natin. Nan natin dito kung sakto lang. Ah, tama lang. Dali down. Disconnect red line. There. Okay. Yan. Patayin muna natin ang truck natin. Tapos sabi dito, tawagan ko na itong number na to kapag nagawa ko na lahat. Okay, tawagan lang natin mga lodi. Para ano, 1 5 0 7 3 4 4 7 1 8 9. Yes sir, door 213 down dolly choke tires pull red line is done. Alright, thank you, we'll get you verified. We'll give you a call when paperwork is ready. Leave your truck in the door and walk up when we do. Okay, thank you. Thank you. Alright guys. Ayon mga kaibigan, tinawagan ko na, nireport ko na, sinabi ko na lahat yung instruction nila sa akin. Ayon, antayin na lang natin itong ano, itong pag-unload nila sa atin. Pagka makita kong ano, yung green turns to red means ina-unload tayo. And then bumalik siya sa red, green. Babalik ako sa loob para kunin yung lakad-lakad muna tayo habang may pagkakataon tayo. Kahit mga 15 minutes lang habang inaanulan tayo doon. Nakita nyo naman, nakatras na tayo. Kailangan natin to preserve our building. Pero magkasakit guys, lalo na sa ating mga truck driver na lack of energy, hindi masyadong nakakapag
nakakapag-exercise kasi more on sit down ang drive. So hindi na masama ito. Baluwang din naman itong facilities sa o yard ng Walmart, kaya hindi ko sinasayang ang pagkakataon. As you guys can see, trailer ng Walmart. Dami, mahaba hanggang dun kung saan ako naka-park para i-unload nila sana. Ma-unloadan na tayo kasi mga 30 minutes na tayo nandun eh. Ayan, continuous lang tayo sa paglalakad hanggang hindi tayo natatapos sa unloadan. Sayang yung pagkakatanggol dito kasi mamaya wala na, hindi na ako makakapaglakad mamaya kasi sit down na hanggang matapos yung oras ko. At pagkatapos nito hapon, pag hindi pa ako masyadong patik, pagod, konting buhat lang para lamang magkalaman ng konting muscle tong mga braso natin. Yun. Alright, sana green light na tayo para sa ganun eh makadireksyon na ako doon sa kanilang opisina para makalis na tayo rito nga. Oh yun, green light na tayo. As you guys can see, alisin ko na muna ito. Kahit pa paano, matapos na kung sa ganun eh makalarga na tayo. Alisin muna natin ito. Punta tayo dun sa opisina nila bago tayo tuluyang umalis dito. Check natin dito, kaya kasarado na. Green light, tara. Home time na naman mga kaibigan, home time. Oh, I can't wait. Kaibigan, kagandahan lang ano? Kasi wala tayong reload pabalik ng Canada. Paminsan-minsan wini-wish ito ng owner operator kagaya natin. Wala tayong karga pabalik ng Canada. At ito paano makakadugtay ng gasolina. Alright, ito tayo sa opisina nila. Okay, Customer Relation Office, CRO. Right. Right, sir. 13-13, sir. Is it 213? Yes, sir. Did we call you? No. We'll I just you. Come here. So, is your truck still in the door? Yeah, it's in the door. Okay, we'll call you when paperwork is ready. Okay. Green light doesn't mean you're done. All right, sure. Okay. Alright guys, andito tayo sa kanilang driver's lunch at hindi pa daw ready kahit na green light na tayo. Balikan na lang natin mamaya yun, pero dito muna ako sa kanilang driver's lunch magtambay. Totoo, wala naman tao rito. Meron silang free wifi dito sa loob ng driver's lunch, kaya naman pagkakataon ko na rin ito upang sa ganun mag-edit dito ng ating video vlog. Ayan guys, TV, washroom yan. May vending machine sa likod ko. Tayo lang natin. Alright you guys, naka-receive na ako ng tawag at after 15 minutes, pero dito pa rin tayo sa kanilang distance. Pupuntaan ko lang upang sa ganun makalis na rin tayo ito. Let's go. Thank you. Two one three. 250 27 PH. Signed by the X. There you go.
Oops, sorry. Which one is goes to the gate? Single copy. This one here? Yep. Okay, thank you. Yep. All right. This start right now? I'll get you started. Okay mga kaibigan, nakuha na natin yung papeles, done delivering na tayo, nalarga na tayo, pabalik na tayo ng Canada. So proof of delivery doon at this car. Alright, sana si Cordapia. Busy na sila, oh. Marami nang nagde-deliver, maraming naka-appointment. Ganda ng ano, most bump niya. Itong isa parang bigote lang, bigote. Alright. Task natin to. Atin yung gloves para... okay. Patayin na natin para hindi mag-aksay ng gasolina kasi wala namang karga doon. Alright you guys, and oras na ba? 9:10, dalawang oras halos dito. Talagang inantay pa nila yung dalawang oras. Walmart talaga. Alright you guys, nakita nyo papuntang home, go home sabi niya. Start new route. Going home. Ayan, wala na tayong ibang dadaanan kundi border lang. Wala tayong karga. So kinakalculate niya. Please drive to highlighted route. So bali 516 miles ang distansya. Miles yan guys ha, papuntang pauwi. So compose deliver consign eh. No. Okay. Alright, let's go. Punta muna tayo dun sa ano, gate nila. Doon ko na isasarado tong tractor dun sa gate nila kasi chicheck pa sa loob. So my gate. Ay, may tumutulo dun sa ilalim ah, ng truck na. Ayun yung gate, bigay natin yung isa daw sabi nila. Kung busy sila yung exit and outside na ano. Stop tayo rito. Punta tayo sa loob. Okay.
Hi. Good morning. Here you go. I don't know which one is yours there. This one works. Thank okay, you. That one is work. You guys safe today? Yeah, thank you. Bye. Ayan guys. Dadaanan ko na lang yung ismanifest ko dyan sa mga truck stop na pagsisinan ni Sir Dispatch ko. Aray ko, naipit pa ako. Pumula to dito. Ay siya, mayroon talaga pag ginagag-gloves. Ano kasi, tatamad-tamad ko muna ng gloves. Alright you guys, tara! Let's roll na tayo! Papunta na tayo, pauwi na tayo ng Trappers 516 miles mula dito sa Mankato, Minnesota, all the way to Trappers, Winnipeg, Manitoba, empty, which is wala tayong karga papuntang Canada or pabalik ng Canada. At minsan owner o truck owner operator wini-wish yung ganito para naman makatipid, no? Kumita ng konti, diba? Let's go! Alright you guys, yan, nandito na tayo sa kalsada. Dadaan tayo dito sa Grand Forks upang sa ganun kunin ko yung aking Ace manifest para pangtawid natin sa Emerson border. And malapit na. At sabay magpapagasta rin ako, at kung may bakanting shower, magsha-shower na rin ako para pag-uwi ko hindi na ako magsha-shower mga bata. Hindi sila maawaan na kung ano mang dala-dala kong virus galing sa labas. Alright. Ayan tayo, lapit na tayo sa flying gig guys. Okay. Maaga pa. Alas 3:40. Lagi silang walang DEF dito. Okay. Okay. Yan, tapos kunin natin, tatay-check natin yung mga tire natin. Kargan na rin natin itong trailer natin ng gasolina. And then, tingnan natin para makita ulit natin na wala tayong laman. Yan. Ait na ano, nag-travel tayo ng almost almost 600 miles hanggang sa Trappers, walang laman. Uwi tayong empty, agandahan. Sana laging ganito. Huh, lugi naman yung Trappers dito. Babayaran tayo na wala man lang tayong ginagawa. Wala ah, patay din ang negosyo nila. Paano tayo babayaran yan kung wala rin tayong laging ganitong walang load? Wala rin. Walang income. Si Trappers, wala rin income ang ano kapag madalas na walang load. Ah.
ganda ng tigas. Okay, trailer. Tapos mag-park muna tayo ron. Kunin natin yung ating mga ano, dapat kunin sa loob. Right, you guys, yan na. Nakapag-shower na ako at nakapagpagas na tayo. Lahat-lahat nakuha ko na pati resibo. At nandito na rin yung empty manifest ko. As you guys can see, oh. Walang nakasulat na par o entry number niya dito sa baba ng trailer at saka kung ano man dyan, meaning na talagang empty yung ating ginadalang trailer. Ayan, at andito na rin yung aking Canadian passport. Ipit ko lang dito at pagkatapos nyan ibibigay ko na lang mamaya sa kanila sa kanilang boat. At lagay ko muna dito, bakali pa rin ang hangin. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Meron pa tayong mga dalawat kalahating oras na pagdadrive. Let's go! Alright you guys, 2 miles. Andito na tayo ngayon sa Pembina or Emerson border. In 1¾ miles, keep right to Highway 29. Yes! Yan, at pa ano na tayo. Sana hindi masyadong paano ang ano ngayon niya, ma-traffic para dire-diretso tayo makausap. Canada custom 1 mile. Pero po tayo 77 miles distance. Bibili ng alak. Canada custom. Alright guys, ito tayo sa border. Proceed on green light to any open boat. So, yun. Yesterday, galing tayo doon, Mankato. Galing tayo ng Mankato. Ito na yung ating passport. Ubot ko na lang sa kanila. Mankato, Minnesota. Since yesterday. Chains on duty border crossing. Ara border crossing. Master Trinidad, yes. A new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. Yes. Sin natin to. Baka para makilala tayo. Good afternoon, sir. Marcel? Yes, I'm alone, sir. Where you live? Winnipeg, Manitoba. In the US? Since yesterday, sir. Anything purchased or acquired? Oh, no, sir. Not all done? No, sir.
I went to deliver in Manca to and I don't have load, so empty. Thank you, sir. Muna tayo rito mga kaibigan sa gilid. Ipasok ko muna yung mga dapat kong ipasok sa bag ko. Empty. Napakaswerte natin dahil tayo ay empty. Okay guys, ha, officially nasa Canada, may stamp ng border officer doon. Lagay na natin dito ito. At dire-diretso na tayo. Yun. Muna to. Lagay ko muna ito dito sa aking bag. Kasi baka mamaya ma-misplace ko ba itong passport ko, yan ang importante. Alright guys, let's go. At meron pa tayong kalating oras na driving. You have 5 hours and 22 minutes of remaining drive time. Okay. Kaibigan, 2 miles to Traverse Yard na tayo. Mga alas 8 makakapag-out. Yan. Okay, so home time tayo mga kaibigan. Alright guys, Traverse Yard na tayo. Yes! Truck ngayon ah. Dito sa labas arriving na naka-park. On the right. At dun din sa may side na yun. Dun. Sa loob at saka saan? Sa labas. Maraming naka-park ah. Parang marami yata nakapag-deo pa. Okay. Welcome home. Stay safe. Alright guys, andito na nga tayo ngayon sa Yard and Trappers. Napansin ko parang maraming nasa home time ngayon. Sabado kasi. Malabang itong mga to, mga British Columbia ran, yung container nila. Ayan, marami silang mga load dyan. Nadyan na rin yung load ko na dadalhin ko sa pagbabalik ko sa Lunes ng umaga. Pagkaya ulit tayo. At ngayon ay Sabado. 36 hours lang ako sa bahay. Ito pa, post trip lang natin itong ating trailer na i-unbook ko na ron. At saka na ibaba ko na yung landing dali niya. At pitik-pitikin lang muna natin itong kanyang gulong. Make sure walang problema. At kung mayroon tayo mapansin, report natin para ma-fix nila agad. Visual lang naman. Ilaw lahat gumagana naman sa taas. Oh. At sa loob. Yan mga kaibigan. Walang laman. Walang laman. Yun ang maganda.
wish natin paminsan-minsan walang laman. Nahila-hilain natin sa paminsan-minsan. At least kahit papaano eh medyo mano tayo ng gasolina paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang naman. Hindi naman po pwedeng lagi-lagi. Kasi pag lagi-lagi, wala na. Ang mangyayari niyan, lugi na. Malulugi si boss. Walang ibabayad kay owner operator. Maroon lang yun. Mga kaibigan, so paano? Kita-kits tayo sa susunod na mga video vlog natin. At ingat kayo lagi. Stay safe. At stay healthy. Keep safe on track, mga kaibigan. Peace up, guys. Bye. Lakay Pinoy Trucker.